sa internet. Good morning. Hallelujah. Ang tanan naman pa yun, gusto ko makita na nag-smile. Alright. Bawal ang nakasimangot dito. Ang nakasimangot lang ay ugoy. Alright. So, talayaw si Jesus. Every Sunday, I'm so excited. I believe that you're all excited to worship the Lord, to feel His presence, that God will touch us like never before. He will inspire us, and He will encourage us. Because in this world right now, the world that we are living, if I will just focus on what is happening in this world, thou will bless God. Because of all the things that are happening right now sa kalibutan. So, this is not to scare you, but though beyond our control today, that on Tuesday, another naman oil price high, another 4 pesos and 50 centavos. So, in just 2 weeks, we're gonna have 10 pesos plus. So I keep on saying this, that if your income will not change, you will experience inflation, meaning the buying capacity of your money is getting lesser and lesser and lesser. This is what I call storms of life. All of us have experienced the literal storm, but if you did not experience the literal storm, I want to tell you right now that the storms of life, ang bagyo sa kabuhi are real. It's real. It's happening right now. We need to fasten our seatbelt. We need to brace ourselves. Dapat hugtanay na ni sa. Or else, if you don't know how to handle this, some people will commit suicide. That's why a lot of people right now, they're so depressed. May tigas man ang mga tao, maalam sila, but they have that suicidal intention or suicidal instinct. So if we are down, if they are down and depressed, they thought that the solution is to commit suicide. But that's not true, it's wrong. So, kamangada, this is a very common passage that I need to read. I keep on meditating this passage this week, throughout the week, and this is very common. But I want you to listen carefully because you will learn a lot of this if you listen carefully. And how to prepare ourselves in facing these storms of life, because this is real. Open your Bible in Matthew 7, verse 24 to 27. I will read that in Ilonggo for the consumption of everybody, but I want you to read that in English in the screen, or if you have your digital Bible. In Matthew 7, this is about two kinds of people, the wise builder and the foolish builder, two kinds of foundations, the shaky foundation and the strong foundation. So we need to build our house in a firm and strong foundation, and that foundation is no other than Jesus. Because the rock in the Bible, the rock is not Peter, the rock is Jesus. Jesus is the capstone, the cornerstone, that those who will put their trust on that stone, that capstone, the pamasad na bato kung sa Ilonggo pa, ang mabagong na pundasyon, those who trust in that stone will never be shaken. They will not collapse, they will not fail, but they will run and they will finish the race God set for us. Matthew 7, before we will read that, let's pray. Father God, right now we pray that you will bless us. Speak to us. Speak to each one of us. We pray for your anointing. I have nothing today.
I stand before you and I stand before these people because of your grace. Because of your grace. Lord, I am limited. I'm not worthy. I am a man of unclean lips. But right now I pray that, Lord, your glory will surround us. Your anointing will clothe us. Jesus, we need your help. Lord, nobody's perfect. Even I myself am not perfect. But right now I stand before you, not because of my righteousness, but because of your righteousness. It's not because of my intellectual capacity. It's because of your anointing, and it's because of your grace. Bless us today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In verse 24, sigun ko lang, galing taksa-taksa, nakapamatik sa ako mga polo, if you're listening carefully. Because faith comes by hearing, hearing the word of God. You are not here because of tradition. This is a ritual. You are here because you wanted to listen to the word of God. And the word of God is powerful. The word of God in Matthew chapter, in Hebrews, the word of God is sharper than double-edged sword. And man shall not live by bread alone, according to Matthew chapter 4, but by every word that comes out from the mouth of God. So listen carefully, because this is not just ordinary book. This is infallible. This is the word, the very word of God. If you cannot hear the word of God, just read the word of God. Because faith comes by hearing, not the word of the TV stations, but the word of God, or the bad news you can hear outside. But you will listen to the good news. That's why the name of this Bible is Maayong Balita. Ang gusto sa Maayong Balita, malamang. Amen. If you want to hear good news, listen to the Bible. Alright? Listen to the word of God. Isa na mahalang tao na patindog sa Nebalay, sa igam. Ang isa, okay? Nagbulok ang ulan, nag-awas ang baha, ang pangpang sang suba, nagwaswas, ang mapaskog na hangin, putlingon may store. Sa sakto nga balay, pero wala ini matumba, tungod kay napasad ini sa igam. Pero ang taksa, na nagpamati sa akong puno, kag wala sini nagatuman. This is conditional. You can listen to the word of God, but you are not obeying the word of God. Listening is different from obeying. Some people are merely listening, but they are not obeying. So, dapat kung nagpamati ka, you need to obey the word of God. If you cannot obey it right now, you need the grace of God. Lord, help me. Hindi ko rin masarangan tumano kung wala ka. Kinahanglano na ito ng gawang sa Diyos. Ang kapatis na mga malamin. Kagas ang isang tao na buang-buang at patindog sa iya balay sa balas. Nagbulok ang ulan, nagwaswas, nag-awas ang baha sa pangpang sang suba, kag nagwaswas ang mabasong hangin. Kung wala gawaswas ang mabasong, kung nagawaswas ang mabasong hangin, kag nag-awas ang baha, kaangay sa ginagyan natin. Kung sinigun may bagyo, tama? May bagyo. Ang naka-experiences ang bagyo, hapalamin. Ang naka-abot kay Yolanda, hapalamin. Ang naglingan ng bagyo, sino ang ngalan niya? Agaton. Agaton. Sino? Agaton. Oh, si Agaton. Okay? Kamu nga mga bata, wala na kamu maabot hasta ako kay Bagyo Ugis. Ang na-agyan itong hilangon, Ugis mo. Ang naabdan ko si Yolanda, isa sa pinakakuso ng bagyo nga napalhag sa istorya sa kalibutan, ang Yolanda. Yolanda, the strongest typhoon ever recorded. Ever recorded. Tikas nga bagyo nga, agyan yung balay mo talaga ito. Wasakali atop na rin, tandaan niyo pa? Pero may mga member kita nga din into niyo ko. Ang bago, nanok si Papa, siya wife is talaga. Pag-abot ko di, baliw ay, naman walang natato. Wala na galing ato.
Siya pala kapastor, hindi ba kami gusto nga maklain ni Upa Matya? Kasi wala ka nalang nabutala, yung sugiran, isang kukos ka balita. So wala na atok ang payag ni Paning, wala na ding-ding, tanada ka extension sa unang atong light materials, ako. So, subuan ka man, may bagyo. Masubo kung may bagyo, kag masubo man ka nga aga, kung may bagyo ka po sa inyo, kabuhin ng dita sugata. May mga bagyo, subo ka man namin. Lain mo bagyo. Ang iba nga bagyo sa inyo, bagyo sa lawas niyo, may masakit ka mo. Ang iba sa inyo, pinakasakit na bagyo, bagyo sa bulsa. Ang may sakit, hampalamin. Okay, may lang. Ang may problema sa porta, hampalamin. Okay, kinakita mo. Ang kinaglala ko ni Pangamoy, yung ganyan, Jesus, hindi healing mo. Lord, padalgi kami, porta. Kaya amo din yung pinakakusok na sakit, sumbong. Kulong ka ba siya, Padyal? Okay lang na may sakit mo. Basta yung may nagpa-check up mo. Ang sumbong, nga, may sakit ka na, wala ko pa yung pa-check up, gawalan ka na lang, mapatay ka. Okay? So, sabi-sabi nga bagyo, ang gabot sa ato. Nagpunong ang ulan, ang awas ang baha, ang pangpangas ang suba, nagwaswas ang mamasko ng hangin, pero sa santo nga balay, natumba ini kagdaw ano ang pagragama. At sino yun, hindi inihangin lang. Bagyo gini yan. Bagyo gini yan. Amen? Pero kung mapako ng imo balay, is kami bagyo, hindi ka malingka. Ano nga, ang pulong sa Diyos nag-provide sa atong sa paglaho, sa tiningon sa bagyo, sa tiningon sa mga uncertain times, because now we're living in uncertain times. We don't know what will happen next. Kina-foresee na sa ibang na countries, like America, like Europe, may shortage sa food. Ano ka ba ito? Hindi lang kita mapiktuhan. Kung tandaan nyo niya, sa ginwali mo sa pligat niya sa limana, piskan may gutom pa o hindi ka pakahunod sa huwa. Amen? Amen. Sinusukot sa inyong alimango, pasaka na lang sa inyong hagdan. Amen. Ha? Amen. Ang tumanggap niya, may tao ka panuktok, gadala, duwak sa akong mabukas. Amen? Amen. So palihaw mo ngayon may pangulang inyong mga bahaw, kalukaluha. Kasi wala mga bata, hindi kayo intindi ha, kada sobra, ula. Why sila kabalo, ano ka kudlay, magpanginta kang magpakal bukas. Mga nanay, sakto, tama. Sakto na, tama pa. Sakto, tama. O. So, ang pamangkot ka nga is this, how to face the changing environment. Because subong ang environment, galahin na eh. Ang tag-init, kaulan. Ang tag-ulan, kainit. Unpredictable, hapas sa diba tungkol sa global warming. Pwede. Pwede man nga hindi. So, may natawa ka ba yun? Listen carefully, young people. Listen carefully. Young people. The greatest commodity passes by humanity or passes to humanity is, write this down, time. Time. Time is very precious. The greatest commodity passes by humanity on earth is time. Time. Everyone has the same amount of time. We don't have the same amount of money. Inyong bank account. Laing imong kwarta, laing man amount sa akong kwarta. Damo imong kwarta, gamay akong kwarta. O damo akong kwarta, gamay imong kwarta. We don't have the same amount of money, but we have the same amount of time. Your time is 24 hours a day. My time is 24 hours a day.
Sabi sa akin, and time, hindi lang ni commodity, time is the currency of life. Time is the currency of life. Pila sa inyo nakabating isang istorya nga, well, I will spend time with my family. That's true. You're spending time because time is a currency. Kung sino siya, kung sa inyo ko, papagasto ko sa time. Ako ni gastuhon, ako chin ko. Tandaan niyo, once na gasto niyo inyong kwarta, pwede ba magbalik? Pero once na gasto mo ng chimpo mo, you cannot save that, you cannot recycle the time. That's why, in facing this storm, karong nga aga, ang obrahon na ito, una, dapat, may klaro kita na plano. Number one is the plan for the storm. Time is the currency of life. Currency is what we use to buy things. Ang klase sa kwarta, ginabakal mo, ginagamit mo sa pagpakal sa buta. The greatest, if you want to protect your time, listen carefully, write this down. The greatest protection against wasted time is planning. Malang na lang yung planning. Kung wala ka plano sa sumbungan, ikaw magsama na son ng mga inadlaw, magsama na son ng mga salimana, magsama na son ng bulan, you are wasting time. You are wasting time. That's why if you are facing storm, you need to plan. Because if you don't have a plan, you are wasting time. Time is ticking. Time is running out. You need to redeem the time. Dapat may plano ka. Ang basa ng kapitan sa milibili na naperte. Dapat may plano. Nagsapat ba ng isa-isa na lang na bilhin siya? Dapat sakto. Subong lang sila ang i-plano, wala ka dayon kay Pertisa. So the greatest protection against wasted time is plan. That's why sa imong kabuhi sa 2022, like this year, nakahuma na ang plano sa sininga bulan, ano ka? Sa sunod na bulan, mano ka? Kahit kung masinta ka, what may isira-sira, what will be, you are wasting time. Ambal ni require. If you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Sa sining bagyo, at least makabot ang bagyo, wala pa ang bagyo, dapat ka-plano ka na. Iigo ka maplano, arang ka nagawin na gamak ng balay mo, hangin mo, kundi patungaran ng bagyo, amo ka palang nahigot sa balay mo. Intindihan niyo, kung sabi ko sa ligon, malo ka mong aman kung isa bala, damong patay sa bagyo, kaya ginahambalan sila, sign no na, nakaplano na ni, dapat, amo na yung mahunta, ang rescue team nakahanda na, may plano na, ay hindi kaya, hindi kaya magaling, ang baboy ko niya. Mas importante pa sa tao kundi sa ang baboy nila, sa kabuhay nila. Tandaan nyo, ang kabuhay nyo, isa lang, ang baboy na ako, baboy. Hello? So, subong. Mga bata, matingan mo. The greatest commodity possessed by humanity on earth is time. Hindi nyo mapusikan, subong yung tiyumpo. Samtang may chimpo, baka mga mag-iskila, mag-uskila ka po. No, kaya ko namin lumbya, lumbya. Oo na. Ngayon ako na mag-simba, pastor, ngayon ako na mag-simba. Malaw. Ay, buong ko pero may kuhub lang. Kuhub lang. So, the way you take control time is by planning. Mateo, you cannot stop, you cannot save time, but you can control time. How you can control time? By having a plan. By having a plan.
Because God has a plan for us. For I know, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, declares the Lord. Plans to give you hope and a future. Igasan ko sa Diyos. May plano ba niya ang Diyos? Dapat upod ka na lang sa plano sa Diyos. Kung wala ka plano, lalaw ka din. Amo na kung isa na guilty. Huwag ka wala ka plano. Kung may bagyo, planuhan mo kung paano ka. Because kung hindi ka, kung wala ka plano, delikado. We need to follow God's plan for our lives. Why? Because the wind of change. May ginatawag na the wind of change. Because you cannot stop change. Hindi mo mapunggan ang pagbago sa kalibutan o kung sa pagkabutangan, sa technology, hindi mo naman mapunggan. We need to follow God's plan for our lives. Why? Because the wind of change cannot beat your life. Hampakon ka din, sining hangin sa change kung wala ka plano. Ano man ako, Pastor? You're gonna lose your marriage. Pwede magbang pag-asawahin. Pwede mo matulak kwartama. Kung wala ka plano. Pwede mo matulak balay mo, naging pundar mo, kung wala ka plano. If you don't follow God's plan, pwede din matabo sa iyo. In Jeremiah 29, verse 12 to 13, paki-flash the screen. 12. Then, I know the plans I have for you, because the Lord plans to prosper you, blah, blah, blah. So, po niya din. Then, you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. If you have a plan. If you have a plan, you can now come to God to pray and God will listen to you. Next. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. If you have a plan, you can call God. Inalay down mo ang plan mo sa iya. If you don't have a plan, don't call on God. Kamay minawag ka sa Diyos. Wala ka man plano. Ano ka? You call on God according to the plan. Kasi kung ako na rin plano sa Diyos, call upon the Lord according to the plan of God. Paano ko, Pastor, mabala ng plano sa Diyos? Ano din plano? This is the blueprint of your life. Amo ning blueprint sa kabuhin mo, ari ning plano sa Diyos. Kag sa sininga plano, may kasugtanan. That's why gitawag testament. Testament. Ano ka sa Bible, di ba? Kung manawa ka sa akon, I will set you free from captivity. Okay? E baliktanay sa verse 12. Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Next. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Next. I will found by you, declares the Lord, and I will bring you back from, ano? Captivity. Captivity, I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord. And will bring you back to the place from which I carried you into exile. Listen to this. Ang iban sa aton, captive sila. Na priso ka. Captive. Ang iban sa problema sa relasyon. Ang iban na priso sa utang. Hindi ka na priso sa prisohan. Kundi na priso ka sa utang. Kapos ka sa utang. Kung hamas yung Bible, I will set you free. I will set you free from captivity.
God will set us free from the captivity of debts. Sa utang, sa problema. Because when the Son sets you free, indeed, you are free. Hilwayon kita sa Diyos ang gusto. Hilwayon sa Diyos ang palamen. Ining mga binulan nga na ibala. Ining June, asa sa December, amo na ginatawag at mga bulan sa storms. Months of the storm. Amo na mga bulan na damo bagyo. Halilun natin, yun, kamatamat na lang. Mga low pressure, asa. Ang pinakasakit ito bagyo mga abis sa atong di pala ng June 6, November at December. Ang mga pinakasakit-sakit ng bagyo, kahit na paidalong mo sa Premier Babaw, sa Luzon, sulihin, padalong. Halina kami sa Pacific, okay? Tapos kita yung buo na dahil din. Inatawag na sa stormy seasons. Stormy seasons. Storms, tandaan niya. Ngaman pastor season. Ngaman season. Because storms come and go. Tandaan niya, wala ko kabalo subong sa inyong bagyo, sa inyong kabuhi. Nang nasubataan niyo mga bagyo. Pero ang bagyo niyo subong, aki lang na, ay wala sang bagyo nga nagatiner, taglibang ka sa mana. Ang may bagyo sa finances, ang malamin. Tandaan yun eh, aki lang na sa maabot ang adlaw na hindi na nasa sang seasons, sang storms, seasons of blessing. Ako lang excited ko. Yes. Kung malapawan mo ang season sang bagyo, because storm is a crisis. A storm is, ibutang ganyan yung definition ko. Ang definition ko na. A storm is a temporary convergence of a natural currents and the elements affecting the environment. Kung silingon, temporary lang na sana nag-converge sa natural currents and the elements affecting the environment. Ang ulang storm, kung silingon, ang storm, seasonal. Tandaan nyo ni, kung may problema ka mo sumumaka, nagsulod ka muti, may problema ka, may struggle ka, tandaan mo kung ama ka kay Jesus, ang bagyo sa kabuhi mo, season na lang na. May chimpos ang season, sa why, eh? Samtang ang iban, may prosperity, but you are broke, but time will come. Hindi ka broke, may prosperity ka. Sila naman ang broke because ang blessings ng Diyos seasonal. Amen. Ang bagyo, agi lang na. Kung ma-outlast po ang bagyo, ma-bless ka. Pero ang iba na tao, kung may gamay lang kapag dilaw, surrender. Ang pag-alabat sa Diyos, kag ang pag-asenso sa kabuhi, dapat balik-balikon ko ni hambal sa inyo. Dapat kabalan ka. Kabalan mo kaloyo, kabalan ka. Kahit kung balat si Puyas ka, hibi-hibi ka tayo. Naku! Ikaw mga sinso. Ikaw mga sinso. Kabalan ka mo, may IQ. Hindi nyo ba? Why not is a no school? May IQ, intelligence quotient. May AQ man. Ano na AQ? Hindi EQ nga tayo. Pep, ha? Aya, A. A. Okay? AQ. Ano na sa nga quotient? Adversity quotient. Nukot silingon, kada may adversity, may problema, di ka tipa. Hindi mo basta-basta malingka. Tigas na ilang adversity quotient. Ang iba niya nubo adversity quotient. Ang iba nubo ila IQ, ila intelligence quotient. So, nubo, kung may mga tao, kalabanan ng mga tao, walang asinso.
hindi mo imamadalit na niyo. Maputok, bangod ka po. Bisa sa kulihin, puto na lang ang ginabaligya, negosyo ka po. Pagtumba, bangod. Pagtumba, bangod. Sa kulihin, nakabangod din man. Milyonaryo yun. Ha? Pero kung dalit-dalit ka matumba, ka masurrender ka. Hindi ka magasinso. Brad, tanda nyo niya. Ang balay mo kaluyo, don't surrender. Never quit. Never give up. Piska ng imo asawa, daw tuluwaran na. Hindi ka mag-give up. Temporaryo lang na. Temporaryo lang na sa storm is, tanda nyo niya, ang bagyo pala, wala naghahalin sa outer space. Ang bagyo, galing na lang sa duta. That's why nga tawagan yung mga low pressure. Kung may bagyo, lumupad kayo plano sa ibabaw, taasan mo na. Isang satellite, lapaw ang satellite ko. Dito sa tiyupad, yun kaya ang hangin, dami lang is dalo. Hindi niya mong kusulingon. Ito ang lalason niya, ang mga residalo, mga balay, mga maluya, mga structure, mga maluya, lalason niya na. Okay? Storm is from earth elements. Tsunami is from earth elements. Hindi ka makakita na nag-tsunami, halin sa langit. Ang tubig, shhh! Ang tsunami, earth elements, tubig sa lamot. Hurricane is from earth elements. This is not from outer space. Ang bagyo na ni. Pamatayin mo pala. Kinahanglan ta ang tubig. Kinahanglan ta ang hangin. Water, wind are good. But if they converts in a unique way, it will kill us. Kung mag-converts na siya sa mga elements na rin sa duta, pwede ka niya patyong sa hangin, kaya kusog sa agma tsunami. Hindi niya po sa lingon. So dapat, maski mo sa pagpatindog mo sa balay mo, subong ang mga tinion. Balong mo galang taon mo. Balong kung patindog, kung ano yung balay, kagrabi, grabe ng bagyo. Balong ako di kumanako. Ang kwartos galong, waskada ka to, ay kaso. Hindi ko na namawasak ang slab ko. Hindi mo sa dikahangin ka, may pader. Wasko din yan, ay doon ka pader. Balbo si Lord, mabuhay ko kita. Kayo po na si Jesus, kaduha, ang salbabida mo sa balay dalhati. May salbabida, sa tuka ka, ng noring na balaka, may life best. Kasi nakinad daw kaming tatlo, JJ's dyan din ako. Ay, isang manugbagyo, si mami nila yan. Ibuti, may pinabitbit na life vest, na pinabitbit ng dawarin na wala ka ginahapong sa iyo, may pisi. Nakakatas na, pero kami ka tatlo maglamoy. Ah, siya ba, ilang po yan, doon tayo magbahat sa kusta. Huwag kong kita yun lang sa, oh, iyan na. Reparasyon niya na. Ay kakinadlaw kami kay ti ang manghot, tanda to yung maglamoy. Siya kaya na naman mama yung ayta. Ay naman, ikaw ah, ihigot ka lang ako na silang ring na. Basta ikaw katili ka lang na maghalin. Balikan ka lang naman, magubas na. Ang tubig, ang hangin are good. But if it converts in a unique way, it will kill us. Sa pamagot, how do you prepare? A sudden change in your life. Yung isang pulpe lang yung bagay mo, ay, ulit nga lang ang araw. How do you do when life hits you in the blind side of your life? Pulpihon pa lang pala, pitiksintas, puto negosyo mo, pitiksintas, wala pa nagpapunta. Pitiksintas ang life ko sa una daw, hindi kasubong pa. How do you face the unexpected in life? Patandaan nyo na yan. Na-encourage ko si Ninga Burns. Kaya may mga unexpected in life. Patandaan nyo na yan.
Genesis chapter 8, verse 22. Genesis 8:22, pati-flash. As long as the earth endures, seed time and harvest time. Samtang may nag-exist sa kalimutan, as long as the earth endures, may tinigon sa pagtanong, may tinigon sa pagtali, may lamig, may init, may summer, may winter, may adlaw, may gabi, kag hindi ini magtutan. Tandaan nyo, base subong gabi ang inyong sitwasyon. Pero hulata, maabot man ang adlaw sa inyo. Because according to Psalm 30 verse 5, if I'm not wrong, weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Sit down and harvest time. There will be darkness, but there will be sunshine. There will be winter, but there will be summer as well. Among ginaya ka po eh, gabulos-bulos. That's why, that's why kung mag-abot ang adlaw sa season, sa harvest sa iyo ka po eh, mag-season pa, mag-digas ka, pantayan na ang bukal. Patihan niyo ko? Pantayan na ang bukal. Kaya ang iba na tao, kung magdamo na po ang tao, bugalon! Ang mga bugalon, bayaw ka po. Pagkakalong ito mo. Nagalain tayo ang matasan sa iba. Pagkataan mo, season lang na nimo. Subong mabot pa ng adlaw. Winter ka man. Mabot pa ng adlaw. Gabi ka man. Mabot pa ng adlaw. Kami ma-harvest ikaw. Masapok pala. That's why sa church, dapat nag-collaborate kita, nag-abuliganay kita, ka-encourage kita sa isa-kansa. Subong, medyo tulong dahil ng bunjing, kaya sa iya pamilya, kaya dapat tayo sa, kung nakabalik ko yung bunjing, ano, sige mo tulong, sanap na to yung langit. Sanap na to yung sa langit. Wala na to yung sa kadulong. So, ano mo naman sa Bible na? As long! Wala pa man pala na kung dati o kung kalibutan. Tama? Yes. So as long as the earth endures, seed time and harvest time. Kung hit. Kali yung problema sa atong kay kung sa merga ni Tinirik Lamang, ito, hindi pa sa itong kainit. Nabuma pa kayo, kung pakain ko na nabinit. Ay, sumot, di ba? Hindi ka makasalit, napatay man lang tika. As, kung pasoktan ka mo sa Diyos, democratic form of government na binsan dun sa Diyos, may may mo ang Diyos mo kay ang isa, gusto niya malamig, gusto niya mainit. Nakundari ka mo sa, una, kung na malamig ko, ay kung mag-init naman kung sama, kung mag-init, kaya ako sila ng amigo, kinadala kami ni Joanna, kami. Nakamusta na? Yung directly init kasi ni yung parents. Ay, nakasadya. Sa uli ng tingula naman pala sa buong, nakamusta na? Ay, sigura, tingulan din. Nakunano na lang hindi. Ay, kung sa amin mainit, kung mag-ulan ko, no, iawan sa panalot, sa iyang balay, sa kay katulog pala. Habang sa Bible, in everything, give thanks. Pasalamatan na doon si Jesus. Malapakan na doon natin si Jesus. Number two. Point number two. Number one is plan. Number two, prepare. Prepare for the storm. As I mentioned a while ago, storm is seasonal. Seasonal. Kapalaw ka mong klamo-klamo ba sa Bible? Open your Bible in Ezekiel 34, verse 26. Ezekiel 34, verse 26. Ang nalipay ang malamit. Amen! Baguhan ko lang kung isa. Totoo lang malamit.
may mga tayong tumutaw, struggle mo, gawali mo. May mga tigas na naman na hindi na ka mo basta-basta mo lihat sa chow-chow lang. Amen. Dabo. Amen, yung mabukas mo gawali, nasa lakit mo, malawulong mo. Pero handong po, mamalimpay sa Jesus, kang malimpay ka mo. Amen. Amen. Ito kayo yung alwabi na Lucy. Ezekiel 34, verse 26. I will bless them. Wow. And the places surrounding my yield, I will send out shower in what? In season. In season, there will be showers. Oh, ano? Blessing. Ang sugot sinapalakpakan na Diyos si Jesus. In God's time, He makes all things beautiful. Amal mo, Lord, i-outlast mo na yung season. Kay hulatong ko ang seasons of blessing. Amen. That's why hindi kita. So, ano na lang sabi ko tanan na adlaw ani kalani? Why did you tanong-tanong pala ka? O ako gusto ko na, agin mo niya po, gusto ko na, agin mo niya po. At tawag lang. Kung mas nang sa eskulaan, may chimpuman na ayaan. May chimpuman na bato. Bilang sa inyo, katanan, kung may negosyo ko, at lawag-law yan, dolang, kaya pahuway nga, bintang, bintang, at kribli. Saku-saku, ang warta, katanan. Medyo kaayaan, yan yung pinso, kaya may SM Schumann na po. At doon ka sa City Mall, doon masubukan ka, sirado. Nakundi na sila, naman ang pagsaraan sila. May chimpo, masison niya. May chimpo, masison mo man. Kaya ang Diyos ang nakapot sa season. Yes. Abi, upahan ko na ba yung ako? Lord, nangingit-ingit ko. Buwas, sakin ka! Naman ka mo ang nagadikta sa season, ha? Diyos ka. Hindi mo yung mamantuan ng Diyos. Ganun. Gusto ko yan at mga tingulan, tatlo lang ang ulan. Pagkatapos sila, init na tayo. Ano naman ang mata mo kung sa siyang kabulan, init? Kundi mamala naman ang kadudangan. Kung drought, may gutom. Kung tamaan man ka ulan, ay apat pa lang galing at law to kina ulan, isa nang nila, doon wala ka na kita. Pero natigasan ko sa Diyos mo na sa mga Pilipino. Ang Pilipino yan, wagin yan ang resilient. Tossing mga kambya. Ang basa Pinoy, ano, hindi ano ko na yun. Hindi ah, langoy-langoy yan ko rin sa suba. O sa kapsada. Di ka makakita ang kapsada doon sa swimming pool. Ang iba na kalsada daw, sangha. Kung gusto mo makakita pangros, hindi ka magkato sa puno, sa kalsada. Sa kalsada. Oh, dapat ma-outlast mo lang ang season. Kita, may nakita, may di wala, may masagot. Napanglimpiyo sila sa kilabalay, inapot sa tubig. Gatulog-tulog ang mukha niyo. Tulog-tulog luha, yung sinulog na sa tubig, ang kilabalay. Ako na budlay-budlay na mga limpyo na yun. Nang paghalin mo na sa tubig, nagabilin pa pala ang iabuling. Budlay mang lukot. Ang mga taga-ohas na yan, nagkakanya sa Diyas at Diyas yan na ito yan. Excited na sila sa pag-upil sa SM. Kita niya, hala tayo na. Nga pinamutok sa mga bukas, sardinas, noodles. Ay, sadya mo rin pagwala ito niyo, pag dalas mo evacuate, ay, sadya mo nga luto ay. Hindi mo mapahuhay kung malamalaman at mamahalaman. Sa totoo, alam mo naman, Lord. Magbawa din ka si Mana, hindi ko nang limang damutan. Kaya gahigda ka sa piyento ng kwarto mo, Lugangan po sa akong ito, basta may iba na tao, wala mo nagkapahuhay, halang mo nga, wow. Hindi, sadya mo na tayo.
May palibuay, may nilamhanay. Sa diyan mga bata mo, hindi kaya ka, tayo mo, bulaw-bulaw, tanay, kaya ito, tayo, wala naman ka sa atubi. Aga pa ng bukta, dahil day udong, siya si udong na, bata ni, siya na, si udong? Si Ado? Napangapin na dahil hindi nakaka-istorya. Why did sila problema sa kalimutan? Ano ni Ilay na do? Istorya sila dahil wala ilang problema. Abala ka mga Pinoy resilient di man yan. Dasig yan magbalik. Dasig magbalik. Apin pa kung no, bahaan ay mo sa lakit. Gasaka din na limon. Alas 3 na ako, kalumpat ko kayo, dalungkurat ako sa lakyan sa tulay. Kaya nga ako mga mabuhod niya kaugdanan, nga pasimple-simple lang, yung sunong mukaw sa ako, basta kasama ng tubig. Ay, anong plano yung sa ako? Basta tunong na daba, mabugta mo sa lakyan mo, at taok na. buhod sila. Eh, may nagsunod pa sa instruction nga ako, nagsunod ka na si pastor sa kwarto. Hindi na nasa kuya ni Mr. Bonda. Eh, why? Ito sila na, Mr. Bukabuton ni Jessica. Kung sunog, Mr. Buhan niyo po. Kung, so dapat, prepare kita. Prepare for the storm, okay? Ngaman, storm is seasonal. Pag umabot na ang season sa mga blessing, pagkatapos ng season sa storm, ay, walang takang. Ginaklaim na usubong sa mga taga-Kisaya na season of blessings ni sa taga-Kisaya. Loka, okay naman pinangamoy yung blessing nyo. Kaya daw at hindi naman ibusutran, hindi naman kaya ako madalang. Kung saan po pa rin sila magtutong sa inyo sa mga simpan. Ay, salamat. Stelia. Teacher Pat, salamat. Nagbuwag iman. This is just the beginning. This is the end. Bisada ini, madamo pa rin ang mga nagkalaluwas sa aton ng mga house churches. Nag-a-open sa buong produkto na ito sa atong prayer. O galing atong pinsapat ng mga prayer, ito na pala tulad sa muling prayer. Ha? More prayer, more power. Less prayer, less power. Wala pa yan mo, ang kapili at kapandisyal, wala pa yan. Arah ka na. Okay? My time na may blessing. My time na wala ka blessing. O tandaan nyo niya, hindi tanan na time blessing. Hindi man tanan na time. Wala blessing. Some of you are in a season of plenty right now. Others are broke. So, habang ko dapat, kabalang mo, yun paagi naman sa tiniyon sa adlaw, na broke ka, like nung tuputo paglaw, or na wala kang importa. Para maintindihanin mo, nga kung umabot man sa adlaw, sa kausuapan mo, makaintindi ka sa pigano. Tindihan niyo po sa lingon. Ay, kung wala mo na bagyan, hindi ka naintindi. Some of you are in a season of plenty. If you are broke, listen to this. If you are broke now, you can never be broke forever. Amen. Yes. Why? Because season. Hindi nga natugtog sa nauibol ka. Di ko anta na kung may plano ka, kapi plano ka. Babot ang adlaw sa kauswagan mo. Babot ang adlaw na may blessing ka. And no one enough to contain the blessings of the Lord. Siguro masiling ko, temporary isang pagpakamayo sa aking mabuhay after 30 plus years serving the pastor. Ilan na lang ka muna ng account matapos na tayo dyan, DPGI. Pag inatuhan ko sa resisyon Diyos, wala ko sa pagpapuhan. Kaya ako ko. Bali dyan, ni Daddy, hindi kuya achiever, hindi kuya alam-alam.
ng tama na. Pero, hindi naman mo. Tanda ka. Galing, kaya hindi ka sa sobra-sobra mo na maghapa sa Serbia. Alam-alam ko yung isa sa akin. Pasaran. Because at the end of the day, pagpasaran mo, doktor ka. At the end of the day, kahit salamat na lang sa akong isa. I don't know how to live this planet Earth without my wife. Let me fly in front. Iba ko sa inyo, ako ay matulang mga sama pa. Ay, mo tohon mo. Basta na ikasala ko sa among chemistry. Chemistry na mo. Sa physics na hindi kayo magkasugod. Pero sa chemistry na mo, okay kami. Ay, hindi lang ako akong joke. What I mean, ang teamwork na mo, chemistry na. Ang teamwork na mo na. Okay? We complement each other. Okay? Sa lawig-lawig, yes, ang adversity quotient. Ay, masawa ko. Karabi niya, kalabi. Hindi ko panunggay, tutuot ng kaling patawagan yung binang mga patawagan yung planggat ka niya. Planggat na ka mo galing hindi kay Kuya panunggay. Hindi Kuya panunggay, story na sa tao, mga taglo ako umas. Hindi Kuya nasama! Ako nasaway, ako hindi ko nasa mong nalilang lakad na ta! Tama na! Ako yung mga 10 minutos, 10 minutos, delta na yung story na. Ano ka? Masuro ba ka Jesus o hindi? Hindi. Okay, hindi. Pwede sundako mga labang dahil, labang dahil. Basta ako, kung sa'yo, patawakan ako, kung langgat na ka mo, pero hindi ko kuya kasama mo, pautay ko, tayo sa istorya. Hindi ko kuya kasama mo. Pero hindi, wala nagkakulugan, hindi, hindi ako palanggat. Pero, hindi ko kuya kasama kito. Ay! Basta mga kudal, panti, sabun, gusto niya rin. Ang sudan, pinakakilo, hindi ko ya. Pakalis na! Tapos na! Ay, talihon pa na pila ka si Buyas, pila ka si Francis, ay! Six and so, blessing. Because there'll be a shower of blessing. My season. In a season. Wala pa sana. Easy. Tandaan niya. Easy can 34. And I will close. Hindi ko na napagbawa. Hindi ko na nakatatlo. Kutos. I will bless them. Wala na. May nagkutang patungkako na. I-bless ko sa Ginoo and the places surrounding my hill. I will send down showers. In season, there will be showers of blessings. Shower of blessings. Don't you know that the greatest blessing in life is blessing is season. That's the greatest blessing. Because in Ecclesiastes chapter 3, verse 1, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2. There is a time for everything. Anong sunod? And a season for every activity under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time. But sinigod, everything is season. Ama lang na namin, everything is season. Nag-amuni ang church, nakapakal kita property, nakapatilo kita sa building, nag-amuni sa. Pero nag-abot ang season, hindi ka pag-upisa ta, amuni ni Daniel. May season kaya ang Diyos. May chin upit sa'yo para sa'yo. Pero, kung hindi mo ma-outlast, because the key, the yabi, the key to life is outlasting the season.
dapat na puso wala ka season na ma-outlast mo ngunit mabaton mo ang promise ng Diyos sa pagpapakabahan. The key to life is outlasting the season. That's why I said a while ago, weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the moon. Karangangan, when you are in a dark moment, don't think that it is your permanent address. That is only temporary. If you are right now in a dark moment of your life, that is not final. That is temporary. And would you please, don't and never respond permanently to a temporary problem. Don't make a permanent decision to a temporary problem. Your problem right now is temporary. So don't ever make a permanent decision. Example, takan na sa asawa mo, ano, ulaga mo na din sa asawa ko, bayaw. That problem is temporary. Don't make permanent decision out of that temporary problem. Don't make major decision in a very minor situation. So, the key to life is outlasting the season. Amen. Let's all stand. Thank you. Thanks for being a part of our YouTube channel. We post new video here every week to keep you inspired and encouraged. When you subscribe to our channel, it helps to get hope and good news of the gospel of God around the world. You've been impacted by our ministry? Let us know in the comments below and share this channel to your family and friends. Thank you and God bless us all.